Hi everyone! Parang nakakatakot yung background natin. Parang nakakatakot. Hindi yata to for home remedies, for horror yata to. So ayan, nag-iba na tayo ng lugar at nag-iba na tayo ng outfit natin. Ang lakas maka-horror ng suot natin saka ng background natin kanina. So ngayon, I have a beautiful dress. Dress ba ito? I get the orange shirt. So simulan natin guys ang ating topic for today. Magbibigay tayo ng mga home remedies or yung mga magical home remedies para magamot natin yung mga sipon at ubo natin. A short information or ideas kung saan nagmumula ang ating sipon. Nagmumula ito sa mga viruses. Sa katunayan, meron tayong more than 200 strange viruses na nakakalat around our surroundings. Kaya naman, na kahit sino ay pwedeng tamaan ito. Ang tanong, nakakahawa po ba ang ubo at sipon? Ang sagot po ay yes, nakakahawa po ito through direct or indirect. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng ating mga kamay at sa mga bagay na ating hinahawakan. Alam nyo ba na 3 hanggang 4 na beses tayong maaaring magkaroon ng sipon sa loob ng isang taon? Kusa naman siyang gumagaling sa loob ng 7 to 10 days, pero kung aagapan at lulunasan natin siya, mas mabilis siyang gagaling. Karamihan sa mga viruses ay nabubuhay sa mga malalamig na lugar. Tuwing cold season or mga winter season sa atin, like tag-ulan or taglamig sa atin, doon tayo madalas nagkakaroon ng ubo at sipon. Ang common symptoms nito ay nagkakaroon tayo ng sinat or trangkaso, pananakit or pangangati ng lalamunan, baradong ilong at pagbahing. I have some magical home remedies dito. Sinigurado ko muna makakatulong para mawala yung mga sipon at ubo natin. Ang number 1 natin ay walang iba kundi si steam inhalation or suob. Proven and tested talaga na si suob maraming benefits. Isa sa mga main benefits niya ay kung meron tayong pagbabara sa ilong, kailangan lang natin magpakulo ng tubig, lagyan ng asin, or kung gusto mo, pwede mo rin siyang lagyan ng eucalyptus oil. So pagkatapos nun, kailangan lang natin ng towel, tapos magtataklubong tayo. So yung usok na nanggagaling dun sa mainit na tubig, yun yung sisinghutin natin. So gagawin mo siya at least 5 to 10 minutes. So yung usok, papasok sa ilong or sa ating bibig, papunta sa may baga or sa may part ng respiratory natin. So yun yung magbibigay ginhawa sa ating pakiramdam. Pwede mo siyang gawin twice a day, sa umaga at sa gabi po. So huwag muna kayong maliligo after suob. Kung gusto nyo, pwede kayong maligo muna, tapos magpalipas lang kayo ng mga 3 to 4 hours bago kayo mag-start ng suob. Ang next naman natin ay ginger tea with honey. Ang luya kasi ay meron siyang natural analgesic na kung saan maiibsan niya yung pangangati sa ating lalamunan na kadalasang dahilan ng sipon. May taglay din siyang ginger oils na mabisang pangontra sa mga virus. Ang honey naman ay maihahambing natin sa dextromethorphan na kung saan napakarami niyang benefits sa ating katawan. Ang next naman natin ay green tea with honey. Ang green tea, mayaman sa antioxidant na mabisang panlaban sa mga viruses na nadudulot ng sipon. Ang next naman natin is lemon juice or calamansi juice.
Alam naman natin ang lemon ay napakayaman sa vitamin C, pangontra sa mga viruses at bakterya sa ating katawan. So paano siya gawin? Kailangan mo lang at least 2 to 3 pieces ng calamansi. Gagawin mo siyang juice, pwede mo siyang lagyan ng honey, pero kung wala naman pong honey, okay lang naman po. So ang lemon naman, half lang ng lemon yung gawin mong juice, maximum 3 times a day, huwag na po tayong sasobra doon. Dahil sa natural acid niya, natutulungan niyang ma-flush out yung mga namumuong plema sa ating lalamunan. Ang next naman natin ay paghigop ng mainit na sabaw. Maaari kayong gumawa ng beef or chicken soup, like tinola. Nakakatulong yon para mailabas natin yung sipon sa ating katawan. Ang next naman natin ay water therapy. We all know na maliban sa pagkain, ang tubig ang main essential sa ating katawan. Part siya ng ating daily life. Aside from that, ang dami din niyang benefits. So kailangan po nating uminom ng at least 8 to 12 glass of water araw-araw para hindi tayo ma-dehydrate. Siyempre, kailangan natin kumain ng maraming prutas at gulay na mayayaman sa vitamin C at zinc. Kadalasan, pag mababa yung resistensya natin sa ating katawan, doon tayo kinakapitan ng mga sakit. Kung tayo ay healthy, so for sure, hindi tayo basta-basta kakapitan ng mga virus. Makakatulong din po kung tayo ay magmumumog ng maligamgam na tubig na may asin. Kung tayo ay may pananakit sa ating lalamunan, tinutulungan din niyang matanggal yung mga naninikit na plema sa ating lalamunan. So, paano siya gawin? Sa isang basong tubig, kailangan lang po ng half teaspoon ng asin. So, magmumumog kayo ng 10 to 30 seconds. Tapos, idudura nyo rin po siya. Huwag nyo po siyang lulunukin. Gawin nyo lang po siya 3 to 4 times a day. O ano naman yung mga bagay na dapat nating iwasan? Kung kayo po ay naninigarilyo or smoker, so kailangan nyo po siyang itigil dahil ang paninigarilyo po ay nakaka-irritate po sa ating ilong at sa ating baga or yung part ng respiratory. So kailangan po natin itigil yon alang-alang sa ating kalusugan. Another thing po, iwasan din po natin ang pagpupuyat. Ang kulang sa tulog or ang pagpupuyat ay isa sa malaking factor kaya bumababa ang immune system natin or yung tinatawag nating resistensya sa ating katawan. Another thing, a piece of advice, para makaiwas po tayo sa mga viruses, ugaliin po nating hugasan ng ating kamay. Madalas po ay contaminated ito ng mga bacteria or viruses. So, make sure na lagi po nating hugasan ang ating kamay. That's it for today. I hope na may natutunan kayo sa video natin for today. Gawin nyo lang po yung mga home remedies na yon and for sure na gagaling kayo. Ano man po ang ating nararamdaman, make sure na ating po itong agapan at lunasan para hindi na po magtagal at lumala. Dahil we all know health is wealth. Kung nagustuhan niyo po ang video kong to, just give me a thumbs up. Subscribe nyo na rin po ang channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga futures na video na i-upload ko. And I'll see you next time. Bye!